Welcome po sa lahat ng mga first-timers natin ngayong gabing ito na nandito. Pwede po bang kumaway yung mga first-timers natin in the house? Kaway-kaway with VIP stickers. So thank you so much for coming tonight because this is a special Sunday. Bakit? Kasi may graduation ng life class. Yan, gagraduate po yung mga life class student po natin. And syempre, kaya po special ngayon kasi Mother's Day. No, Mother's Day po ngayon, ang buong mundo po ay nagse-celebrate ng araw ng mga ina. Kaya pwede po ba na palakpakan natin ang lahat ng mga nanay na naandito ngayon sa lugar na ito? We are so blessed to have you this night. And it is always nice na magkaroon tayo ng first time. So gusto ko pong i-welcome kayo sa lugar na to kasi first time natin itong nagamit ang lugar na to. So hindi man ito aircon pero malakas ang hangin. Yan, di ba? So meron tayo ditong aircon wari. No, aircon wari. Malakas ang hangin natin. At yung hangin na yan, sana wag lumagay sa ulo natin. Damahin lang natin yan. Damahin lang natin. No? Damahin lang natin yung ulo na yan. Yung hangin na yan. So, excited po ako ngayong gabing ito. At kasi first time, pati po yung sound system natin ngayon, first time din po. So, palakpakan po natin ang atin pong supplier ng sound system, ang kasama po natin na nag-setup nito. Thank you so much sa journey na experience namin, nakasama kayo. And maraming mga first time na dapat masaya tayo every time na may first time. No, kasi talagang kapag ka walang first time, walang experience. So dapat lahat ng first time ini-enjoy natin. No, sino po dito yung enjoy na enjoy ka kasi first timer ka? Yeah, no, sabi ko may ganito palang lugar dito sa atin. And kung luloobin ng Panginoon mga kasama at kanyang papahintulutan, magagamit natin ito once a month. No, once a month natin gagamitin and then pagka ginagamit natin ito, pwede rin natin gamitin every other week kung po pwede para at least magkita-kita tayo. No, kasi doon po sa maliit nating lugar, halos hindi na tayo magkita-kita. Pero dito, nagkikita-kita tayo. Tama po ba? So, sino po dito yung naaalangan kang batiin yung katabi mo? Kasi akala mo mandurukot. Di ho mandurukot yan. Kapatid nyo po yan. No, mukha lang ho yan. Mukha lang yan, pero hindi ho yan. So, gusto kong maging palagay ang inyong kalooban na naandito tayo, no? Sa lugar na ito. Maliwanag po ba dyan sa lugar nyo? Pwede bang buksan natin lahat ng ilaw? O okay lang kayang buksan natin ang lahat ng ilaw? Para magkakita-kita tayo? So, request natin na buksan ang ilaw. Thank you, thank you. Yan. Yun! Yun naman pala. Yun! Yun! Mahirap kasi na ako lang nakikita ninyo. Gusto ko nakikita ko rin kayo. No, para po at least, meron tayong ugnayan sa isa't isa sa pamamagitan ng nakikita natin ang isa't isa. So this is all about a special Sunday. This is all about Mother's Day. So kaya yung po kung naka-live po tayo ngayon, but first time na nagulat ako. Hindi ko naman. Buti na lang. Buti na lang, hindi confirm. Hindi ako napasigaw, ha? Sabi ko na nga ba, eh, pag may first time. So, it is all about a mother. So, gusto ko pong i-share sa inyo, it's all about mother. No, yung pong pagiging ina, alam nyo, napaka-importante ng pagiging ina, yun po yung hindi namin kaya experience mga tatay. Tanging babae lang po ang makaka-experience nito. So kaya po, napakahalaga na marunong tayong kumilala sa mga nanay. So alam niyo po ba, ang mga nanay ay kaya niyang magdala sa kanyang sinapupunan ng baby sa loob ng 9 months. At ang nanay, hindi lang po siya basta nanay, kaya din po niyang mag-impluensya ng buhay. Bawat isa na nabubuhay ngayon sa mundong ito, at lalo tigit na nandito ngayon, meron kang nanay. Hindi ka po galing sa kawayan. Yan. Tayo po ay merong nanay. Sino dito yung nagpapasalamat ka kasi may nanay ka? So, kung wala kang nanay, hindi tayo mabubuhay sa mundong ito ng kumpleto.
So siyam na buwan, dinala niya tayo sa ating sa kanyang sinapupunan, pero hindi lang po, hindi ka lang niya binuhay. Inuempluensyahan din niya ang buhay mo. So we are not just carried by our mother in 9 months. Kung bakit ako ngayon nakatayo, dahilan po yun sa aking nanay. Ang nanay ko hindi siya perpekto, pero isa lang po ang masasabi ko, mahal ako na nanay ko. At ang unang-unang babae na nagsabi sa akin na pogi ako, siya. Siya po yung nagsabi sa akin, kaya paniwalang-paniwala naman ako sa kanya. Kasi kung hindi ako pogi, eh baka pinatay na niya ako nung bata pa ako. Hindi, joke lang. No, gusto ko lang po na ngayong gabing ito ay bigyang parangal natin yung mga nanay na nandito. So, ina-acknowledge po namin kayo at pinapasalamatan po namin ang buhay ninyo sapagkat kayo ay nagtiyaga na buhayin po ang bawat isa sa amin at impluensya ng buhay namin. Alam nyo, meron po sa Bible na hindi lang basta nanay, no, kundi yung kanyang anak na impluensyahan niya, pati yung kanyang apo na impluensyahan niya. So maganda po na magkaroon tayo ng ganitong kaisipan na merong legacy, no? Merong legacy na iiwanan ang ating mga magulang o iniiwanan na ating mga magulang. So this is all about the legacy of faith. Sabay-sabay nga tayo, legacy of faith. So the mother has the ability, no, na meron po siyang legacy of faith. So the legacy of faith came from the mother. And the legacy is a lifelong impact of particular actions that took place in the past or person's life. So ibig sabihin, meron po palang yung nakaraan, kinuha ng tao na impluensya siya o maging doon sa tao, sa buhay ng tao. So yan po yung bagay na talagang hindi natin maiiwasan at yan po ay natural na nangyayari. So kaya mahalaga po na makuha natin ang ibig sabihin nito. At bago yon, mga kasama, to celebrate Mother's Day, let us receive the message. No, bagamat hindi tayo nanay ngayon, pero pwede tayong makatuwang ng mga nanay. At ang maganda ngayon na pwede tayong magpasalamat sa ating mga nanay. Sapagkat kung hindi ka marunong magpasalamat sa iyong nanay, ay hindi mo mabibigyan ng magandang kabuluhan ng iyong buhay. At gusto ko pong paalalahanan kayo na hindi kailangang perpekto ang nanay sa iyong perspective. Ang mahalaga, siya ay marunong magmahal sa bawat isa na lumabas sa kanyang sinapupunan. So, manalangin po tayo at hingin natin sa Panginoon yung kanyang guidance, wisdom, and understanding. Let us bow our head and pray. Father, thank you for this time. We are celebrating life. We are celebrating relationship. And Father, we are celebrating the life of our mother. And the mother around the world, Lord, nakikiisa po kami na i-honor namin sila, bigyan namin sila ng appreciation. Thank you so much, God. And Lord, ma-receive namin yung impact na meron kaming mother na nagmumold sa amin, meron kaming mother na nag-i-impart ng legacy of faith sa amin. Thank you, Father. I-bless mo ang bawat isa sa amin at tinatanggap namin ito through the guidance of your Holy Spirit and through the word of truth na marireceive namin ngayon. Thank you so much, God. In Jesus' name, amen and amen. Whew. In the book of 2 Timothy chapter 1, verse 5. No, 2 Timothy chapter 1, verse 5. Please open up your Bible if you have Bible with you. So, tingnan natin itong verse na ito. It is all about Paul na isinulat niya ito kay Timothy while he was in prison. So, sinulatan niya si Timothy because Timothy was sons in the faith by Saint Paul or Apostle Paul. And the letter is this, 2 Corinthians chapter 1, verse 5. As I think of your strong faith that was passed down through your family line. Sabay-sabay nga tayo, sabihin natin, family line. So bawat isa ay merong ganito, no? Family line, it began with your grandmother Lois, who passed it on to your dear mother Eunice, and it's clear that you two are following in the footsteps
of their godly example. So ang ganda po mga kasama, at gusto kong bigyan ng highlight ito sa inyo, it is all about the legacy of faith. Si Paul, na-recognize po ni St. Paul na itong si Timothy, kaya siya masunurin sa Diyos, kaya siya merong buhay na maka-Diyos, hindi dahilan ito ay sa naturalesa ni Saint, ni Timothy, kundi ni-recognize, in-acknowledge ni Paul yung impact ng lola niya na si Loida, and then yung nanay ni Paul, ni Timothy na si Eunice. So, si Timothy is just a product of family line. Sabay-sabay nga tayo, family line. So, ang linya ng kanilang family ay pananampalataya. They are not recognized by their possessions, wealth. Hindi po sila nakilala sa kanila pong possessions, sa kanilang wealth, sa kanilang power, pero nakilala po sila sa kanilang faith. Sino po yung masayang-masaya ka dito na ang ipamamana mo ay pagsunod sa Diyos? So, hindi lang basta pera, hindi lang basta kapangyarihan, hindi lang basta kasikatan, kundi ang ipinamana ni Loida kay Eunice at kay Eunice kay Timothy, walang iba kundi yung pananampalataya. So it is a wonderful thing to think, to analyze na merong ang mga nanay, merong impluwensya sa kanilang anak. Tingnan mo yung katabi mo, impluwensya yan na nanay. Tama po ba mga kasama? So kung ano ka ngayon, may malaking impact sa'yo ang nanay mo. Sino yung nagpapasalamat ka kasi may nanay ka? May impluwensya ang nanay mo sa'yo, tama? So nanay natin, hindi man siya perfect, pero may impact yan sa life natin. But the good thing is, there is an example of legacy of faith. So si Loida, matindi yung kanyang pagsunod, at si Eunice na kanyang anak na apektuhan, at yung kanyang anak ni Eunice na apektuhan din. Na walang iba kundi si Timothy. It is all about third generation. Second, from Loida, Eunice to Timothy. Pahingan tatlong volunteer yung mga gagraduate. Talaga dito yun. Volunteer, yung mga gagraduate. Talaga yun, talaga yun. Tatlo lang. Dalawang babae, isang lalaki. Dalawang babae, isang lalaki. Come on. Dito kayo sa stage. Isa pang babae. Yan. Maganda po na makuha ninyo mga bagay na ito kasi hindi ho madali yan. Madali lang po nating basahin ngayon yan kasi nasulat na siya, nangyari na siya. So, dito ka anak. Dito ka. Yan, anak, dito ka. So, gusto ko pong bigyan kayo ng example ngayon at maintindihan yung mabuti na bawat isang tao ay generation. No, every individual is a generation. And every individual has an impact doon sa kanyang mga makakasama sa buhay, especially doon sa kanyang anak. So, ngayong gabing ito lang, hindi ka pa naman nanay, pero magiging nanay ka ngayon. So, i-represent mo. So, gusto kong maintindihan yung mabuti na ito pong si Eunice, si Loida ngayon, no? Loida, according to size, si Loida, siya po yung nanay. Nito pong si Eunice. At si Eunice, may anak po siyang Timothy. Ikaw ngayon may anak, Timothy. Tapos siya, apo mo ngayon. So gusto kong ipakita ito sa inyo, noon maintindihan yung mabuti, that you must be responsible to your own life. Hindi ka pwedeng mabuhay para sa sarili mo lang, para sa gusto mo lang. You need to protect your life. Because your life has a mission. Your life has a purpose. Pakisabi sa katabi, ang buhay mo may mission. Ang buhay mo may purpose. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong sasayangin. No, sino dito yung masayang-masaya ang buhay niya? Pinagpapala ng Panginoon.
So ito pong si Loida, iningatan niya yung kanyang sarili. Bakit niya iningatan ng kanyang sarili? Nung dalaga pa siya, nung nag-iisa pa siya, meron na siyang Diyos na pinusundan sa kanyang buhay. So yun po yung maganda na matutunan po ng bawat isa sa atin. Madali pong makita, madaling mabasa, pagtapos na. Pero kapag nasa journey ka pa, ito pong si Loida, meron po yung pinagdaanan sa buhay, meron po yung sitwasyon sa buhay, may problema po yan sa buhay. Parang tayo, may sitwasyon. Sino dito may sitwasyon sa buhay? Taas sa kamay. May problema sa buhay. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang bibigay. Bakit huwag kang bibigay? Kasi iniisip ni Loida, number one, si Lord. Number one, si Lord. Iniisip ni Loida, si Lord. Tinawag ako ni Lord. Mahal ako ni Lord. May purpose ang life ko. Kaya ngayon, pinreserve niya ang kanyang life, yung kanyang obedience kay Lord, dahilan sa kanyang anak. Noong magkaasawa na si Loida, siyempre nagkaanak, lahat ng journey ng nanay nakikita ng anak. Hello? Hindi ka pwedeng magsinungaling, hindi ka pwedeng mandaya, hindi ka man nagsasalita, nakikita ng anak kung ano ang sitwasyon mo. Come on! Sino po yung minaintindihan? So itong si Loida, ipinakita niya yung modeling of faith. Sabay-sabay, modeling of faith. Obedient spirit. No, ano daw po yung ipinakita? Modeling of faith and obedient spirit. Nakita po yun ni Eunice. Pakisabi, Eunice. Anak ni Loida. Now, sino dito may naiintindihan ngayon? So, nakita niya yun. Nasabi niya, ganun palang magpalaki ng anak. Ganun palang sumunod sa Panginoon. Ganun pala ang submissive spirit. Ganun pala yung obedient heart. So, ito nakita ni... Eunice. Kanino nakita ni Eunice? Kay Loida. So, ngayon, itong anak ni Eunice na si Timothy, meron siyang ugali, meron siyang nakasanayan, meron siyang natutunan sa kanyang nanay. No, ito yung bagay na kung saan nanggaling sa first generation, second generation, and now third generation. This is a legacy of faith. So ibig sabihin mga kasama, importante yung spirit na kung saan obedient tayo, submissive tayo, kasi nakikita yan. Hello? Kaya kung ano ang pinagdadaanan mo ngayon, ano man sitwasyon mo ngayon, pag nag-inarte ka, kita ng anak mo, nag-inarte ka. Pag nag-excuse ka, nakikita ng anak mo na nag-excuse ka. So kung ano po yung ipinakikita ni nanay, nakikita po yun ng anak. At ito ang pinakamatindi sa lahat, yung apo damay. So hindi ka lang basta magdadala ng bata sa sinapupunan, mag-iisip ka kung paano siya lalaki. Come on somebody! So it is a wonderful privilege to carry a baby in the womb. But the most important responsibility paglabas yan, anong klaseng tao yan? So mga kasama, mga kaibigan na nandito ngayon, itong ginagawa natin is for us to have the opportunity to change. Binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na magbago dahil nandito sa legacy of faith na ito of a mother. So ang mga nanay, mapagmahal yan. Ang mga nanay, mapagsakripisyo yan. Ang mga nanay, lagi nasasaktan yan. Parang wala nang nanay dito. Hindi pastor. Tiis na nga kami. So ang nanay, nakikita ba ng anak yon? Nakikita ba ng apo yon? So tandaan nyo po mga kasama, may sitwasyon ka sa buhay, pero hindi dapat na-highlight ang iyong situation. Dapat ang na-highlight ang iyong faith, ang iyong obedience. Yes, every one of us has a situation, every one of us has a condition in life, but ang na-highlight dapat yung obedience natin. Yung submissive spirit natin na nakikita ng ating anak, nakikita ng apo natin na talagang maka-Diyos tayo.
Sino may naiintindihan? So kaya po, this is the legacy of faith. Kung ano yung quality ng faith ni Lloyd, yun din ang quality ng faith ni Eunice, at yun din ang quality ng faith ni Timothy. So hindi po nabawasan yung kanilang quality. Hindi po nabawasan yung kanilang obedience. Hindi po nabawasan yung submissive spirit. Bakit? Meron pong Loida na nabuhay sa pagsunod sa Lord. So anong ibig kong sabihin ngayon? Maaring hindi ka nanay, maaring ikaw ay tatay, maaring ikaw ay dalaga, pero isa lang ang gusto kong sabihin sa iyo, ang buhay mo, impluensya. Hindi mo kailangan maging nanay, pero ang buhay mo, impluensya. So you must be an influence of faith, you must be an obedient person, kasi merong nakatingin sa iyo. No, sino po dito yung masayang-masaya, sabi mo sa katabi mo, may nakatingin pala sa akin. Kaya hindi ako dapat mag-inarte. No, sino dito yung kahit na anong sitwasyon, anong kondisyon, susunod tayo kay Lord. Alam nyo, habang kami papasok dito, tuwan-tuwa ako, sabi ko, grabe yung mga tao, ang dami mga tao, kahit saan natin dalhin, ganito tayo kadami. Walang maarte. Hindi na ginawa, ay, ang layo naman nun, wag na yun, doon, kaya mainit doon. Wag doon. So, tuwan-tuwa ako kasi, alam nyo, kasama kayo sa paglalakbay. Pakisabi sa katabi, life is a journey. No, pero kapag sinasama mo dito yung anak mo, merong matindi pong impluensya sa buhay natin. So, ngayong gabing ito, palakpakan po natin. At tapos na po si Eunice, si Loida, si Eunice, at saka si Timothy. So, hindi nabawasan ang kanilang consistency, hindi nabawasan ang kanilang pagiging obedient, hindi nabawasan ang kanilang pagiging submissive. In fact, si Paul, proud na proud siya kay Timothy. Bakit? Si Timothy, naging katuwang po ni Paul. So, ibig sabihin, uy, brother, thank you so much. Salamat, brad. Ginamit ko, ha? Salamat. Salamat ng marami. So, ibig sabihin, mga kasama, the more na tayo tumatagal sa Panginoon, the more na gumagaling tayo sa pagsunod. The more na tayo nagiging masunurin. At yung ginagawa natin, tandaan nyo po, pwedeng magpamana ng pera. Pwedeng magpamana ng kayamanan. Pero ang lagi nyo tatandaan, ang pera, kayamanan, kapangyarihan, kasikatan, natatapos. Nauubos ang pera. Pero lagi nyo tatandaan, hindi nyo kayang isipin kung ano ang gagawin ng Diyos sa isang taong masunurin sa Kanya. Merong world impact effect. So itong ginawa ni Loida, pinamana niya kay Eunice at pinamana kay Timothy, hanggang ngayon pinag-uusapan natin. Hanggang ngayon pinag-uusapan natin na yung legacy of faith na yon, yung impact ng life ni Timothy, life ni Eunice, life ni Loida, binanggit pa ni St. Paul. So tandaan nyo po mga kasama, ang buhay mo ay blessing. Your life is a blessing. So kaya mga kasama, hindi kinakailangan maging perpekto. Ang mahalaga, maging totoo tayo at maging masunurin tayo sa Diyos. So simula na ang mga bagay na ito. So bigyan natin ng the best clap itong mga kapatid natin ito. Si Loida, si Eunice, at si Timothy. Mga kapatid, yung legacy of faith, napakahalaga nito. So tingnan natin mabuti kung ano yung meron si Timothy na dapat na po-foresight natin, nakikita natin yung ating mga anak, yung ating mga apo, yung bang hindi tatawag kasi nasa kulungan, tatawag kasi napalaban ng suntukan. Ang masarap yung anak mo, yung apo mo nakikita na pupunta sa iba't ibang bansa para maging misyonaryo. Yung pagiging masunurin sa Panginoon, yun yung nakikita. At natatapos ang kasamaan sa ating buhay sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Panginoon. So, that is my prayer. Na ang bawat isa sa atin ngayon, kahit na meron kang anak na pasaway, huwag kang mag-alala, meron namang nanay na tapat. At kung merong nanay na tapat, sigurado ako meron ding tapat na asawa. At kapag tapat din ang asawa, magiging tapat din ang anak.
So simula na po ito ng mga bagay na gagawin ng Panginoon sa ating buhay. But the most important thing, it is not just who you are, but it is all about God in you. So hindi mo kailangan talaga maging perfecto, ang kailangan mo maging totoong tagasunod ka ng Panginoon sa buhay natin. Kasi merong pong tumitingin sa atin, hindi po sapat na may madedean, hindi po sapat na meron pong madamit ang ating mga anak, mag-celebrate ng kanilang mga special events, ng birthdays. Hindi lang po sapat na mabigyan natin sila ng ganoon. Maganda po makita na iminumulat po natin sila sa pagsunod sa Panginoon. So napakahalaga po ng mga bagay na ito, mga kasama, at kailangan na ipapasa natin sa next generation. Every individual is a generation. So we must have something in us that they look up. So tinitingnan po tayo ng ating mga anak. Pakisabi sa katabi, tinitingnan ang nanay. No, alam niyo po ba kapag ka merong impact ang nanay sa buhay ng kanyang anak, kagaya ni Timothy, so tingnan niyo ang sinabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 4. No, 2 Timothy 1:4. No, sabi niya, I know that you have wept for me, your spiritual father, and your tears are dear to me. So I can't wait to see you again. I'm filled with joy. So mga kasama, ang pinakamasarap yung bang anak mo, kasiyahan ng iba. Yan ang pinakamasarap, yung anak mo, kasiyahan ng iba, yung apo mo, kasiyahan ng iba. Napakahirap nung anak mo, kaasaran ng iba. Pag nakita yung anak mo, naku, kilala ko nanay niya, nakakaasar din eh. Kilala ko tatay niya, kakaasar din eh. So wag. Pwede tayong magbago, amen? So kapag ka po talaga masunurin tayo sa pagsunod natin sa Panginoon, ipapasa po natin sa kanila the joy to others. Their life is a joy to others. Sino dito yung masayang-masaya ka na ang iyong lahi? Marami ang matutuwa kasi maka-Diyos sila. No, sino dito yung masayang-masaya, yung hindi ka makikilala, ito lahi ng mga babaero, ito lahi ng mga lalakero. Di ba may mga bansag sa ating mga pangalan, sa ating mga pamilya, pero buhat ngayon, simula ngayon, tapos na po yan. Kung ano man po yung mga nakadugtong sa pamilya nyo, tapos na po yun, sapagkat ang inyong pamilya, sa tulong ng Panginoon, magsisimula pong maging kagalakan sa iba. So, our family line, it will become the joy for others. And then, hindi lamang po yun. Yung atin pong ipapasa din sa kanila, the strong faith. Sabay-sabay nga tayo, strong faith. So, hindi lang po tayo kagalakan sa iba, meron din pong matibay at matatag na pananampalataya. Faith is the currency in the kingdom of God. And if you have faith, you are in a strong current. So kapag ka po daw ikaw ay nasa pananampalataya, merong malakas na puwersa. Pakisabi, malakas na puwersa. No, sa ibang translation, sa NIV, sincere faith. So pag sinabing sincere, yung matinding katapatan. Hindi ka kayang mapalayo. At ganun din sa King James Version, yung genuine faith. Yung purong-puro, dalisay na dalisay. So napakahalaga ng mga bagay na ito sa buhay po ng bawat isa sa atin. So faith is very important in our way of living, in our journey. Tandaan nyo po, sa buhay natin, marami po mga natural na nangyayari sa buhay natin. Pero pag nabuhay na po kayo sa pananampalataya, sa pagsunod ninyo sa Panginoon, may supernatural. At ang supernatural, yan po yung milagro. Pakisabi sa katabi, milagro. So we need to pass it on, strong faith. Hindi natin alam kung anong dadaanan ng ating mga anak. Hindi natin alam kung anong haharapin nila sa buhay. Hindi natin alam kung ano ang mga tukso na kanilang kakaharapin. Mga pagsubok sa buhay. Pero tandaan nyo, pag may pananampalataya yan, makakaasa kayo, mapagtagumpay ang tao na yan. Yan po ang dapat ilagay natin. Tandaan nyo mga kasama, sa mundong ito punong-puno ng tukso. Punong-puno ng pagsubok, punong-puno ng hamon sa buhay. Pero kapag iminulat nyo ang inyong anak sa pananampalataya, he can operate in the supernatural realm.
So, yan po yung bagay na dapat nating ipamana sa ating mga anak. Hindi natin alam kung ano yung future nila, kung ano yung kinabukasan nila. Pero ang isa lang maganda, meron silang pananampalataya. At kapag ka ang isang tao may pananampalataya, tandaan nyo po, mga kasama, walang imposible sa kanya. No, walang imposible sa kanya. Yung may sakit, gagaling. Yung wala, magkakaroon. Tama po ba? Bakit? May pananampalataya. For God, nothing is impossible. So kaya mahalaga talaga na meron pananampalataya. Kaya sino mga single na nandito ngayon? Taas ang kamay, mga single. Magkakaasawa kayo. Sabi ng iba, parang imposible. Hindi, disenyo sa'yo ng Lord yan. Disenyo sa'yo ng Lord yan. Tama po ba? At hindi lamang yun, aasenso ka sa buhay. Ngayon ka lang hindi makakapagbigay sa nanay mo. Sa isang taon na Mother's Day, meron na. Puro bati na lang. Maganda ang bati. Tatawa ko kay Pastora. Sabi niya, ang ganda ng bati mo. Pero mas maganda, may cash din. Sabi ni Dayan, Mami, hindi palang panahon. Darating po tayo dyan, Mami. Yun ang mga pananampalataya. Hindi yung, anong magagawa ko? Wala kong pera. Ngayon lang yan. Sa mga susunod, meron. That's faith. Yan ang pananampalataya, mga kasama. Yung bang, hindi ka nag-ooperate sa imposible. Kasi lagi ko nga pong binabanggit, impossible is a faithless declaration. Impossibility is what? Faithless declaration. Why? Our God is a miracle working God. Kaya tingnan mo yung katabi mo, kung imposible ang magbago, sabi mo sa katabi mo, hindi na ngayon. Magbabago yan. So, kaya mga kasama, tingnan natin mabuti ang mga bagay na to, no? At napakasarap na kapag meron pananampalataya, susunod sila sa Panginoon at merong milagro ang buhay nila. Tingnan nyo yung 1 Timothy chapter 1, verse 5. No, it is all about faith. 1 Timothy chapter 1, verse 5. As I think of your strong faith. So, imagine mo, hindi iniisip ni Paul ang kondisyon ni Timothy. Hindi iniisip ni Paul ang sitwasyon ni Timothy. Ang iniisip ni Paul, as I think of your strong faith. Kaya confident dapat tayo na anumang mahal na anumang pagdaanan natin ng mahal natin sa buhay, may magandang mangyayari sa kanya. Kasi maganda ang plano ng Diyos sa kanya. Sabi niya, as I think of your faith that was passed down through your family line, it began with your grandmother Lois. So alam niya ni Paul na matindi ang faith nitong sino? Timothy. Bakit? Nakasama niya yung nanay, nakasama niya yung lola, kaya sure siya kay Timothy na meron din siyang strong faith. No, kaya yung mga lola nandito, sino po yung mga lola? Taas ang kamay ng mga lola nandito. Congratulations sa mga lola. May matinding mangyayari sa inyong mga apo. Sino naman ang mga nanay? Congratulations sa mga nanay na nandito. May matinding mangyayari sa inyong mga anak. Sino yung mga walang asawa? Taas ang kamay. Mga single na lalaki, single na babae, taas ang kamay. Magkakaroon kayo ng mapapangasawang maka-Diyos. So mga kapatid, napakahalaga na nag-ooperate tayo sa pananampalataya. No, sino po dito yung masayang-masaya na ang pananampalataya natin siyang makakapagpakita ng mga bagay na imposible sa ating buhay. And then, third thing, we need to pass it on, the character. Importante po yung character. Huwag na huwag ninyo pong ipagpapalit yung character ninyo. Huwag na huwag ninyo sisirain ang character ninyo. Bantayan ninyo yung character ninyo. Because it is who you are. It is your discipline. It is your values. It is your ethics. So ikaw yan mismo sa sarili mo. Yung character na yan, huwag nyo pong pababayaang masira. Hindi po ipinagpapalit ang character sa pera.
hindi rin po pinagpapalit ang karakter sa posisyon. Ang karakter mo, alagaan mo yan, sapagkat ang karakter na yan, yan ang mag-a-attract ng blessing sa iyong buhay. So kaya, bantayan natin mabuti ang mga bagay na ito. Tingnan natin ang 1 Timothy chapter 6, verse 11. 1 Timothy chapter 6, verse 11. Sabi ng verse 6:11, "But you, O man of God," sino dito yung ang susunod na saling lahi sa atin, man of God? "But you, man of God," ang tinutukoy po niya dito si Timothy, "but you, man of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and what? Gentleness." Ang context po nito is all about loving, love of money. So ang context niya, sabi niya, "But you are a man of God, flee from all this." So yung material things, hindi minamahal yan. Sabi niya, ito yung ipursue mo. Ipursue mo yung righteousness, ipursue mo yung godliness, ipursue mo yung faith, ipursue mo yung love, ipursue mo yung endurance, ipursue mo yung gentleness. Because it is for the man of God. Sino dito yung mga anak ng Diyos na nandito ngayon? Pakisabi sa katabi, character! Importante ang character sa pamumuhay natin. Kaya ang mga anak ng Diyos, pinagpapala kasi merong character ng Panginoon na nasa sa atin. So kaya babantayan natin mabuti ito. Tandaan nyo po, ang character ninyo, ikaw lang ang pwedeng makasira niyan. At ikaw lang din ang pwedeng magbuo diyan. So kaya talaga, sa gagawin ng Panginoon sa buhay natin, sa journey natin, bantayan natin yung ating character. And then last and final, na pwede nating i-pass on to the next generation, mga nanay na nandito ngayon at ang bawat isa sa atin, we need to pass the fire for God. No, pass on the fire for God. Pass on the fire for God. So, keep your fire burning. Pakisabi sa katabi, keep your fire burning. So, dapat lagi nag-aalab yung pagsunod natin sa Panginoon. Lagi tayong merong kasiglahan, meron tayong kasiyahan sa pagsunod sa Panginoon. Dapat lagi kang excited. No, sino dito yung mga excited na nandito ngayon? Keep your fire burning. Huwag na huwag kang mababurn out. Dapat lagi kang gigil. Dapat laging may alab ng puso. Dapat laging masigla. Basta pagdating sa Panginoon, lagi kang available. Lagi kang merong joy. Bakit? Yan kasi yung ibinibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. You are always on fire. No, pakisabi sa katabi, on fire. No, sino dito excited ka? Magiging on fire ka palagi. So, hindi mo pwedeng ipasa ang mga bagay na wala ka. So, dapat lagi tayong on fire. So, yan po yung bagay na dapat nating makita. Walang anak ng Diyos na malungkot. Walang anak ng Diyos na talunan. Laging ang anak ng Diyos nagse-celebrate ng mga victories sa buhay nila. So, kaya tayo merong fire because we know that God is with us. No, yung po yung fire na meron tayo, He will never leave us nor forsake us. Kaya tayo merong fire, alam natin na we are in the business of God. We are doing the things of God. So that's why we are always on fire. Sabihin nga natin, fire! Para namang hindi, fire. Isa nga uli, 1, 2, 3, go! Fire! Yun, yung laging merong parang pag nakadikitan ka, laging paso. Yung pag nakadikitan ka, nagliliyab din. Hindi ka po fire extinguisher. Yung pag nakausap ka, nawawala ang fire. So dapat ikaw, laging, dapat hindi ka pumapatay ng fire, dapat lagi kang on fire. Kaya pakisabi sa katabi, magliyab ka na. Now, tingnan nyo po yung 2 Timothy chapter 1, verse 6. No, 2 Timothy chapter 1, verse 6. "I'm writing to encourage you to fan into a flame, rekindle the fire in the spiritual gifts God imparted to you when I lay hands upon you." So, nung pinag-pray po si Timothy, pinag-pray po siya ni St. Paul, alam nyo, merong na-impart. Ang sabi niya, yung fire, i-rekindle mo ito lagi. Lagi mo itong i-set on fire. Sa mundong ito, mga kasama,
Dapat lagi tayong passionate for Jesus. Passionate tayo for the kingdom business. So kaya po, napakahalaga na basta pagdating kay Lord, lagi kang excited. Tinan mo yung katabi mo, buti na lang, nandito ka ngayon. Excited. Para bang yung gagraduate kayo sa life class, yung mga gagraduate sa life class, yan, yung mga excited yan. No? So, mga kasama, gusto ko pong itapusin dito yung pong aking sinasabi ngayon na ang mga nanay, meron po silang capacity to transfer the legacy of faith. Ganon din po ang bawat isa sa atin. If you live, if you receive those things, right now, matatanggap natin ang mga bagay na ito. Pakisabi, set on fire. No, iset mo yung fire. Fan the flame. Rekindle the fire. And then, sabi ng 2 Timothy chapter 1, verse 7. 2 Timothy chapter 1, verse 7. For God will never give you the spirit of fear, but the Holy Spirit who gives you mighty power. Sabihin nyo nga po, power! Ano pa yung ibinigay sa atin? Love and self-control. Sino dito yung excited ka na? You are on fire! Because I know that God is with us. So kaya mga kasama, as we pray today, as we celebrate Mother's Day, kagaya po ni Loida, pinasa po niya yung kanyang pananampalataya, pinasa niya po yung kanyang pagsunod sa Panginoon. At alam ko po, kitang-kita po ni Loida, kitang-kita kay Loida, ni Eunice, ang commitment, ang passion, na kahit na merong mga importanteng bagay sa mundong ito, mas pinipili ni Loida ang sumunod sa Panginoon. Kitang-kita ni Eunice yun. At habang sinusunod ito ni Eunice, nakikita rin yun ni Timothy. So kaya mga kapatid, mga kasama na naandito sa lugar na ito, merong opportunity na ibinibigay sa bawat isa sa atin. Huwag tayong mabuhay para sa sarili natin. Mabuhay tayo para sa susunod na saling lahi na sumusunod sa atin. So huwag tayong maging makasarili. Ang isipin natin, yung ating anak, ang isipin natin, yung ating apo. Huwag niyong isipin yung mga bagay na material. Huwag niyong isipin yung mga bagay na pangangailangan sa mundong ito. Lahat ng material at pangangailangan sa mundong ito, lilipas yan. Pero ang pananampalataya at ang pagsunod sa Diyos, nag-a-attract ng blessing yan. So doon natin imulat ang ating mga anak na i-prioritize si Lord, mahalin si Lord, sundin si Lord. Basta pagdating kay Lord, non-negotiable. Non-negotiable yan. Mga kasama, yun po yung palaging dapat ma-develop sa atin sa pagsunod natin sa Panginoon. Huwag nyo lang pong ipakita yung inyong pag-attend. Ang ipakita po ninyo yung inyong lifestyle. No, wag po yun. No, yung lifestyle natin, yung everyday life po natin, gawin po natin ito, sundin natin ito, sumunod tayo sa Panginoon. Gusto kong tawagin ang mga nanay na nandito ngayon. I just want to pray for you. And most especially, gusto ko pong tawagin si Pastora Tess dito sa harapan. Love, dito ka sa harap. Tayo lang po yung mga nanay. Tayo lang po muna. Tayo lang muna. No, stand where you are. Yung mga nanay. Yung mukhang nanay, huwag muna. Yung mga nanay lang po, yung mga nanay lang muna. No. Diyan si Joan. Katubig. We honor you, love. Thank as you. A mother kay Dayan at mother ng buong Raining Light. You are a mother of multitudes. I'm not perfect. Thank you. Hindi ako perfecto, pero gusto kong i-acknowledge ka bilang
ina ni Diane, ng aking anak, ng ating anak pala, hindi ako pwedeng magsolo. At anak mo, itong mga to. Ito yung bunga ng ating pagsunod sa Panginoon. Amen. You are a mother of multitudes. So ito, binibigay ko sa'yo kasi sabi mo, yung mga babae daw ay hindi masyadong, yung mga nanay, hindi na raw sila masyadong kinikilig sa flowers. Kinikilig daw mga nanay sa cash. So gusto kitang pakiligin ngayon sa abot ng aking... Thank you so much sa mga nag-prepare nito. So we honor you, we love you, and we appreciate you. Even though I'm not perfect, may mga mistakes ako. Sometimes I misrepresent Jesus in your life. But I love you very much. So yun yung ano, yun yung gusto kong ihingi ng sorry sa'yo na nare-represent ko si Jesus sometimes. Pero ang pinakamaganda yung pag-ibig mo, yung pagpapatawad mo. Ibinigay mo yung pagpapatawad mo. Kaya sa mga lalaki na nandito, mga lalaki, yung mga asawa ninyo, alam na ninyo, kung gusto niyo silang sumaya, wag lang ninyong batiin. Regaluhan din niyo sila. Alam niyo to, pinag-ipunan ko po 'yan. No, pinag-ipunan ko po 'yan. Marami po akong gustong bilhin pero inipon ko lang po 'yan. Thank you so much sa mga tumulong. And as a representative ng mother dito sa buong Raining Light family, pwede bang mag-minister ka sa kanila and then share something to them? I love you, love. Lapit po kayo, mga nanay, para po at least yun. Lapit po yung mga nanay, lapit ang mga nanay. Lahat ng mga nanay, lapit po kayo. You are blessed to be a blessing. You are a mother of multitudes. Wow, ang daming nanay. Grabe. Grabe. Salamat po sa mga nanay. Yan. Abante po kayo ng konti. Abante. So, alam ko meron ho kaming pin-repair na token para po sa lahat ng nanay. At mga primary, maaari ang bigyan po muna natin yung ano, no? Yung mga first-timer. Bigyan muna natin. And then yung kung mauubusan man, kasi tupalo ho. At meron din ho kaming maibibigay po para sa inyo. Ang mahalaga ho ay lagi nating naaalala ang mga nanay na talagang napakatindi ng sakripisyo. Alam ko. At kagaya ho nung binabanggit ni Pastor kanina, ang laki ho ng impluensya ng nanay ko sa akin. Hindi ko sukat akalain na magiging pastor's wife ako dahil ang naalala ko lang na ginawa sa akin ng nanay ko, every time na magsa-Sunday, kasi ho kami laking palengke. Ang bahay ho namin tabing palengke. Ay, bitawa ko muna itong pera. Ano na itong pera? ang nanay ko, kasi kami ang bahay namin katabi ng palengke. So, pag ho nag-Sunday na, hindi ho pwedeng hindi kami mag-a-attend ng church. So, bata pa ho ako, dinadala na kami sa church. Kaming family. Bibilangin ho kami, apat lang naman kami. Bilangin kami, tapos dala-dala kami. Ako ho ang pinakabunso. Pupunta ho kami sa church. Ang church ho noon, house church pa lang, dyan sa layunan. Pupunta kami doon, pagkatapos noon, upo lang ako, tapos tutulog. Tapos gigisingin nila ako pag aalis na. Hindi ko alam, meron na palang faith na naipapasa sa akin yung nanay ko. Pero yung nanay ng nanay ko, naalala ko, sobrang napaka, ano din, makadiyos. Yun naman, tuwing may sinakulo, lagi naman kaming ano, tangay-tangay nun. Sasabihin yan, iyan, si ganto yan, ito, si ganto yan. Talaga hong pinapapanood sa amin yung sinakulo. Ibig sabihin, bata pa lang po kami, ini-introduce na si Lord. Kaya ho tayo mga nanay, mga lola, napakalaking impluensya po natin sa ating mga anak. Hindi ninyo ho alam one day kung ano ang magiging future ng anak nyo. Hindi nyo alam na gagamitin siya ng Lord in her own little way. Maging pastor yan, maging president yan, maging manager yan, hindi ho natin alam. Kaya lang maganda, sabi nga ni Pastor kanina, hindi ho tayo kinakailangan maging perfect.
yung pagmo-model lang po ng faith ang ipakita natin sa mga tao. Sigurado ho, sa pagsasama ninyo sa mga apo nyo, sa mga anak nyo, abang pinipilit nyo, may tumatatak sa puso at isip nila. Na one day, yung maganda ho, ano, patay na tayo. Pansinin nyo, patay na ho yung lola ko, patay na ang nanay ko, pero sinasabi ko pa ito. So, ibig sabihin, ganun din ho, tayo, kahit mamatay na tayo, sasabihin pa ng apo mo, ang mga bagay na ginawa mo. Kaya po napapakaganda ho ng privilege na ibinigay sa atin bilang ilaw ng tahanan. At gusto ko lang pong basahin po sinabi po dito sa ano, sa Proverbs 31, verses 25 hanggang 26, Amplified Version. Sabi dito, strength and dignity are her clothing, and her position is strong and secure. And she smiles the future, knowing that she and her family are prepared. Di ba tayo mga nanay ang gumagawa niyan? She opens her mouth in skillful and godly wisdom, and the teaching of kindness in her tongue, giving counsel and instruction. So, watch our word. Lumaki ho kami na hindi ho ako nakarinig ng mura. So, ibig sabihin, sa magulang ko, wala ho sa lahi namin, doon sa family line, yung nagmumura. So, kung meron man ho sa atin ngayon, maaari po putulin na natin. Kasi ho, naririnig po yan ng mga anak po natin. Apo, yung henerasyon ho natin. Kung nakakapagmura man tayo, pigilan po natin. At wag na ho nawang ipagpatuloy. Kasi nga po, nag-create tayo ng legacy. A legacy of faith. The more po na nakikita tayo ng mga apo natin, ng mga asawa natin, ng mga anak natin na nag-church tayo, nag-expect po sila na tayo ay nagiging mabuting nanay at asawa. So, salamat po sa inyo. At nawa po ay ang pagiging nanay, i-enjoy ho natin. Kanina ho, may tumawag sa amin, nag-video call. Sabi niya, sorry, maya-maya, baka may pa-surprise sa'yo. Sabi ko, hindi ako nag-expect kasi ayoko masaktan. Alam niyo, pwede pa lang i-prepare mo yung heart mo na huwag kang mag-too much expect. Di ba tayo mga nanay, sobra tayong mag-expect eh. Oh, wala man lang surprise. So, pwede hong ano, pwedeng nag-expect tayo, pero binabantayan din ang heart natin na huwag tayong mag-over-expect. Yung bantayan din natin ang heart natin, kung wala, edi thank you, at least buhay tayo, at least malakas tayo, at least nandyan sa tabi mo ang asawa mo. Amen! At kung meron man tayong pinagdadaanan, alam niyo po ba, relasyon, financial, sirang pamilya, alam niyo, sigurado ako, magiging maayos ito. Pagka ho tayo susunod sa Panginoon. Alam niyo, bago ho ganito tayo, mag-Mother's Day, meron akong kinausap na isang anak. Sabi ko, anak, umuwi ka sa pamilya. Huwag kang makipamilya sa iba dahil may magulang ka, may nanay at tatay ka. Huwag mong i-miss ang opportunity na meron kang nanay, meron kang tatay. Kasi kami wala na. Wala na kaming nanay, wala na kaming tatay. Gusto ko man na yakapin ang nanay ko, gusto ko masabihin ang nanay ko ng I love you. Wala na. So, uuwi ka sa bahay niyo. Mahalin mo ang nanay mo. Hindi perfect ang nanay mo, hindi perfect ang family mo. Hindi ka pwedeng magpalit ng apelyido. May sarili kang pamilya, you must love. Sabi ko sa kanya, hindi ka magtatagumpay. Kahit anong sipag mo, kahit anong talino mo, kahit anong galing mo, hindi ka magtatagumpay pag hindi ka marunong mag-honor ng parent. Sabi ko, ito yung pangako na may hahaba ang buhay mo at magtatagumpay ka. Sabi ko, anak, don't miss this opportunity. Kung namali ang parents mo, i-ready mo yung sarili mo, papagalitan ka, talaga namang mali ka. Sabi ko ganun sa kanya. At alam niyo kanina, saya-saya ko, nakita ko sa Facebook yung kanilang picture na mag-ina, binati niya yung nanay niya. At so proud. Sabi ko, anak, ang saya-saya ko dahil sumunod ka. Alam niyo ba, sinabi yun ng word, yun yung utos na may pangako. Mga anak, hahaba ang buhay ninyo at kayo ay magtatagumpay. Amen. So, love your parents. Ang mga parents, hindi perfect. Walang sinabi, love your parents pag mabait, pag mabuti,
pagka hindi naglalasing ang tatay, pagka hindi bungangayara si nanay, pag hindi mo kampera si nanay, ang sabi, love your parents kahit ano pa ito. Ah, wala hong basis kung mabuti ba o hindi ang magulang natin. Basta parents natin, lagi nating i-honor. Lalo tigit yung mga nagtatrabaho dito. Sino dito yung mga anak na nagtatrabaho na? Sino yung mga anak na nagtatrabaho na? Taas kamay. Laging may portion ang parents sa sweldo nyo. Hello? Laging may portion ang parents sa sweldo nyo. Hello? Laging may portion ang parents sa monthly income nyo. Dapat may budget yan na pampareband. May budget yan na pampaganda. Kaya nagmamaktol paghuhugas ng pinggan eh. Ha? Sabi ng mga nanay, Pastora, preach it! Pero yun po talaga ang ano, yun po talaga ang may principle of the kingdom. So, wag ho nating, kung gusto ho nyo, kung gusto ho ninyong walang hanggang pagpapala ang makamit nyo, honor your parents. So, sabi po dun sa Ephesians 6 verse 1, Children, listen. Obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you, that you may enjoy long life on the earth. Grabe, sino gusto humaba ang buhay mo? Grabe, honor your parents. Mga parents, pag ino-honor naman kayo ng anak nyo, wag naman yung, ito lang, grabe naman, na. Except masyado naman demanding ang mga nanay, no? Pag binigyan kayo, thank you, paano naman ganahang magbigay? Di ba? Hindi yung binigyan na, ito lang. Hindi mo ba alam ang mga ginawa ko sa inyong bata? Nagkuwenta na. Alam niyo mga nanay, ang gagaling magkuwenta. Sige, magkuwentahan tayo. Ganun na, no? Pero sana po ay bantayan din natin ang heart natin na kung paano magiging blessing tayo sa anak natin, yung bang vice versa. Magkabila. Relationship po kasi yun. So bago po namin ibigay yung inyong mga token po na galing sa church, pwede ba mga asawa, anak, tayo po tayo, i-extend po natin yung kamay sa kanila. Maari, nandito yung nanay mo, nandito ang lola mo, o kung wala dito ang lola mo, ang nanay mo, pwede ma-extend mo yung kamay mo and begin to pray. Sabihin mo, Lord, nawa po yung nanay ko. Makakilala din sa'yo, magkaroon din ng pananampalataya. Pastor, pwede ba ipag-pray mo po kami? Father, thank you so much. This is not an accident. And we acknowledge you, O God, because this is your appointed time to each and every one of us. For you, nothing is an accident. Kaya Lord, I pray sa lahat ng mga nanay na naandito ngayon, Lord, turuan mo po kami, magkaroon kami ng karunungan at ng unawa mula dyan sa iyo sa kalangitan. Father, give us wisdom and understanding about your will, O God, about your word, about your principle, and may pamuhay namin ito as our lifestyle. And Father, I pray for all the mothers in the house, Lord God. Lord, strengthen their faith. Help them, Lord, to love you more and more, to obey you, O God. Give them, Lord God, a gentle spirit, a submissive spirit, Lord. They are the person, Lord God, na more than willing na makinig sa iyo, sa Holy Spirit mo, God. And Lord, gamitin mo sila sa kanilang asawa, sa kanilang mga anak, sa kanilang mga kaibigan, O God, na mag-impart ng faith, ng joy sa buhay ng mga tao, ng character. And Father, ng fire, may bigay din nila ito, Panginoon, sa mga tao, sa mga mahal nila sa buhay. Lord, I release in the name of Jesus, Lord, blessing of relationship in their lives, Lord God. Lord, yung pong meron pong reconciliation, meron pong love, meron pong unity,
Hindi po i-highlight ang problem, ang offenses, yung wounds, yung pain, kundi yung love na nagagaling sa'yo. So Father, starting today, God, mabubuhay kami sa pag-ibig, mabubuhay kami sa pagsunod, mabubuhay kami na may kagalakan. And God, please give us favor, open heaven sa lahat ng mga nanay na naandito ngayon. Lord, whatever the desires of their heart, Lord, ipagkaloob mo po, Panginoon. Kung merong broken relationships, in the name of Jesus, Lord, kayo po, Panginoon, ang maging dahilan ng reconciliation nila. Maging submissive sila sa iyo. Kung meron pong financial na problema, Panginoon, Lord, kayo po ang provider, Panginoon. Tuluan mo po kaming mag-flow sa iyong banal na salita. At kung meron po, Panginoon, physical problem, in the name of Jesus, kung meron pong karamdaman, sa pangalan ni Jesus, I pray for healing in the name of Jesus. Lord, ikaw po ang Diyos ng himala. Kaya, Lord, sa iyo kami nagtitiwala. Ngayon, Panginoon, araw na mga ina, ipagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Lord, lighten our burden, O God. And Lord, give us joy that comes from you. We receive what we ask, God, in the mighty name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Bigyan natin ng the best clap si Lord. He is the best God. And I tell you, your family will never be the same again. Your husband will never be the same again. Your children will never be the same again. And you will live in unity. You will live in peace and harmony. So God bless you. In behalf of Reigning Light family, we love you so much.